Matapos naman niyang maramdaman ng mga nilalang, hindi na rin siya nag-alangan pang lumabas. Pitbit ang maliit na lampara, kampante siyang naghintay sa labas ng bahay sa kabila ng dami ng mga tagapagmasid na umaaligid. Sa isip-isip noon ni Hernando, magiging maganda ang kanyang gabi dahil sa pagsalubong ng mga ito. Nang mapansin naman ng matanda ang pagdating ng kanyang mga kasama, bigla naman yung humagigig na parabang katapusan na ng humuli rito. Nang marinig naman ni Hernando ang ingay na ginagawa nito, doon na niya dahan-dahang hinugot ang punyal ng kanyang kapatid, sabay usal dito ng selyo at mga pamako. Matapos nun, itinarak niya yun sa lupa, dahilan para balutin niyo ng isang nagniningas na asul na apoy. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang ipinamalas, bahagya naman yung napatahimik, sabay ng hihinang nagwika sa kanya ng, "Ano ka ba talaga? Sa abilidad mong yan, sigurado kung hindi ka tao. Bakit ka nandirito? Ano ang kailangan mo?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman siya roong humarap, sabay sagot doon ang, "Hindi naman ikaw ang pakay ko kung tutuusin. Pero nung ginawa mo, pinakialaman mo ako. Ngayon nakuha mo na ang atensyong hinahanap mo, kasama mong mawawala ang mga kalahi mo. Wala akong ipapakita ang awa sa inyo. Maliban na lamang kung may bibigay ka sa aking impormasyon ukol sa encantadores na hinahanap ko." Kasabay ng pagwika ni Hernando ay ang pagbigay naman niya ng pangako sa nilalang kapalit ng impormasyong yon. Subalit sa kasamaang palad, maging ito man ay walang kaide-ideya sa kanyang sinabi. Matapos naman niya itong malaman, ibinaling niya sa mga nilalang na naghihintay ang kanyang atensyon. Sa isip-isip niya, kahit nasayang nito ang kanyang oras, hindi naman yun problema dahil sa gagawin niyang paglipol, maraming tao ang matutulungan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan nangang binalot ng mga kakaibang pag-angil ang buong paligid. Sa isang kisap mata, tumambad sa kanya ang mga nilalang na dahan-dahan nang lumalapit. Pagsikumpulan naman ito papaikot sa kanyang tahanan, agad naman siyang napatayo upang salubungin ang pinuno ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilay niya sa mga itong naglalakad na papalapit, agad naman niyang hinila ang baging na nakatali sa leeg ng matanda, sabay kaladkad dito. Walang awa niya yung ginawa, hanggang sa dumating ang puntong magkaharap na sila. Maya-maya pa, purong mga pag-aangil at sigaw na ang kanyang naririnig, buhat sa mga nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, humanga naman siya sa mga nilalang na naroon sa kanyang harapan, gawa ng hindi ito nagpapadalos-dalos sa pag-atake. Hindi naglaon, nang mapansin naman niya ang pamilya ng matanda na umiihip ng lason sa hangin, doon na siya nagdesisyong sugurin ang mga ito. Pagsilay naman ng mga nilalang na papasugod na siya, dali-dali naman yung sumalubong sa kanya habang mabilis na nagpapalit anyo. Bagaman hindi niya tangan ang susi ng panahon, naging mahirap pa rin para sa mga ito na siya ay pagtulungan. Halos imposible nga nilang malapitan noon si Hernando dahil sa presensya nitong parang baga ang epekto. Pag-unday naman niya ng saksak sa aswang na punterya niya, agad namang naagnas ang katawan nito hanggang sa buto na lamang ang natira. Hindi pa siya nakontento, walang habas niyang pinagtatataga ang lahat ng nilalang na nagpupumilit na lumayo sa kanya.
ang mga aswang namang nasa malayo na. Inihipan niya ng usal na puwersahang nagpapakalas sa kaluluwa nito sa kanilang mga katawan. Sa oras din na mangyari ang bagay na yan, hindi na sila makakabalik hanggang sa maging isa na lamang silang ligaw na kaluluwa. Dahil sa ganun niyang abilidad, nagdulot naman ito ng matinding takot sa mga aswang na kanina lang ay gustong-gusto na siyang patayin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang malipol na niya ang mga ito, napansin niya ang pamilya ng mga manlalason na nakatayo sa kanyang harapan. Halos hirap na rin yung huminga na animoy kapag ginawa nila yon ng walang pahintulot, mamamatay sila. Nang mapansin naman ni Hernando ang matindi nitong pagkasindak sa kanya, kampante naman siyang umupo sa harapan nito habang nagmamasid. Maya-maya pa, nagdesisyon siyang kausapin na ang mga manlalason para naman kahit papaano malaman nito ang naging kasalanan nung matandang kanyang pinahirapan. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, doon na naglakas loob ang isang lalaki na inakala niyang panganay sa lahat. Ayon sa lalaking yon, likas na ang ganoong pag-uugali ng kanilang ama, lalo na sa mga dayong una lang nitong makita. Ang gusto kasi nitong mangyari, patunayan sa lahat ng nakakasagupa niya na hindi basta-basta ang lasong dinadala ng kanilang pamilya. Maraming beses na rin nila itong pinagsabihan pero hindi yun nakinig. Dagdag pa nito na, inaasahan naman niyang ganun na nga ang mangyayari pero ang hindi niya inakala, isang malakas na antingero pala ang makakasagupa nito. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, personal naman yung humingi sa kanya ng tawad. Akala ng lalaki, napakabuti ng puso ni Hernando, pero nang marinig naman ito ang kanilang naging kwento, di naman ito maiwasang humalakhak habang sumasagot ng, "Ganun ba? Hindi ba naniniwala sa karma tong ama ninyo? Tingnan nyo, kalunos-lunos tuloy ang sinapit niya. Ngayon pa lang, sinisiguro ko na sa inyo, hindi nyo na siya makukuha ng buhay. Hindi rin kayo makakaalis dito hanggat hindi nyo kinakalas ang lahat ng karunungang meron kayo. Simple lang ang kinukuha ko. Nasa inyo na lang yan kung magmamatigas kayo." Nang marinig naman ng mga manlalaso ng kanyang sinabi, ora mismo kinalas nito ang lahat ng karunungang meron sila. Isinuko din nito ang mga libreta at ang mga sangkap na kalimitan nilang ginagamit para pumatay ng isang tao. May mga talandro din yung ibinigay, kalakip ng mga kabal kontra albularyo. Pagsilay naman ni Hernando na tapat ang ginagawa nitong pagkalas, nagdesisyon siyang bigyan yon ng ikalawang pagkakataon. Alam niya kasi sa kanyang sarili, lahat ng mga tao ay may karapatan ding magbago. Yun nga lang, upang masigurong hindi na sila babalik sa aral na kanilang kinalakihan, nagdesisyon siyang alisin ang lahat ng memorya ng mga itong may kinalaman doon. Upang hindi na rin masakta ng mga ito sa ginawa niya sa kanilang padre de pamilya, nagdesisyon siyang alisin ang lahat ng memorya na may kinalaman sa matandang yon. Matapos naman niya itong maisakatuparan, agad naman niya yung inutusang umuwi. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang ginawa, pilit pa yung humingi ng tawad sa kanyang pamilya, subalit hindi na siya nito pinakinggan pa. Hindi naglaon, nang silang dalawa na lamang ang natira, umupo siya sa harapan nito habang nagwiwika ng, "Kasalanan mo rin naman lahat yan. Kung hindi ka traitor sa iyong kapwa, hindi mangyayari sa iyo ang ganito. Pero gayunpaman, huli na para magsisi. Hayaan mong tuluyan na kitang ibaon sa limot." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon,
Muli niyang kinaladkad ang matanda patungo sa likod ng kanyang kubo. Dahil sa medyo mamasa-masa doon ang lupa, nagdesisyon siyang doon ito ilibing ng buhay. Upang masulit ang nalalapit nitong kamatayan, hinayaan niyang umangat sa lupa ang ulo nito para naman makahinga yon kahit papaano. Matapos naman niya itong gawin, humanap siya ng bahay ng anay at malaking itim na langgam upang ipalibot sa kinaroroonan ng matanda. Sinigurado niya ring nabulabog ang mga ito upang wala yung ibang pagpilian kundi ang pumasok sa kanyang ulo. Matapos naman niya itong magawa, agad naman niyang iniwan ang matanda. Ayon sa kanya, tatlong araw at tatlong gabi niya yung narinig na sumisigaw at umiiyak bago ito tuluyang mawala ng buhay. Pagbalik naman niya rito, bumungad sa kanya ang katawan nitong nawawala na ang ulo. Siyempre, minabuti naman niyang huwag na yung pansinin dahil sa isip-isip niya, masasayang lang nito ang mahalaga niyang oras. Bago rin niya sinubukang hanapin ang Encantadores, pasimple muna siyang pumanhik sa kanilang tahanan para kausapin ang kanyang bunso. Napagdesisyonan niya kasing lapatan yon ang marka upang makasama niya ang pangitain nito sa mga digmaang papasukin niya. Napag-isip-isip niya kasi, yon ang pinakamabisang paraan para mamulat ang kanyang anak ukol sa mga bagay na kanyang mararanasan. Alam naman niyang hindi yon imposible, kaya tatlong araw ang lumipas, magmula noong namatay ang matandang manlalason, nagdesisyon na siyang bisitahin ang kanyang anak. Palihim ang ginawa niyang yon, at para makasigurong walang makakatunog, sa kailaliman niya yon ang gabi ginawa. Pero siyempre, bago pa man yun mangyari, nagkaroon na sila ng ugnayan ng bunso niya sa panaginip nito. Pagtungtong naman ang araw na kanyang pinakahinihintay, kinita niya sa isang malaking puno ng balete na nasa labas ng kanilang baryo ang kanyang supling. Magbabandang alas 11 na yun doon nakarating, gawa ng sinigurado muna nitong natutulog na ang dati niyang asawa at ang kinakasama nito. Pagsilay naman ang kanyang anak sa kanya, mangiyak-ngiyak naman yung lumapit. Sa pagharap nilang dalawa, agad naman siya nitong hinagka ng mahigpit na animoy ayaw na nitong bumitaw sa kanya. Si Hernando noon, di na talaga mapigil ang kanyang luha pero pinipili niyang magpakatatag upang hindi panghinaan ng loob ang kanyang anak. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang lungkot na nararamdaman nito, doon na nagsimula ang kanilang seryosong usapan. Upang maunawaan ng kanyang anak ang lahat, pinaintindi niya rito ang kasalukuyang mga nangyayari. Ibinahagi niya rin ang totoo at ang pangunahing dahilan kung bakit hahayaan niya itong magkaroon ng pangitain sa mga nangyayari sa buhay niya. Dagdag pa niya na, mahalaga ang gagawin ng kanyang anak, kaya kinakailangan niyang maging saksi sa lahat. Matapos naman niyang maibahagi ang mga bagay-bagay, agad naman niyang kinuha ang sisidla ng luwad na gawa sa uling para umpisahan na ang paglapat ng marka. Nang masipat naman yon ang anak niya, tahimik lang naman itong sumunod sa kanyang nais. Upang hindi makita ng kung sino-sino ang markang iniukit niya sa katawan nito, ipinuwesto niya yon sa kabilang bahagi ng braso nito, malapit sa may tadyang. Natatakpan kasi yon ang damit, kaya na may kampante ang kanyang ama na doon ilatag ang simbolong ibibigay niya. Nilagyan niya rin yon ng pangkubling dasal, nang sa gayoy kapag namaga ito, hindi ito basta-bastang makikita ng kung sino-sino. Anak, pagtiisan mo lang ang ating gagawin.
Masakit ito. At ilang linggo ka rin itong papahirapan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ito lalala. Sa oras na gumaling ito, makikita mo na ang buhay ko sa iyong panaginip. Wika ni Hernando sa kanyang bunso. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman niyang iniukit ang simbolo. Ayon sa kanyang anak, kung titingnan ang simbolong yan, parang pangkaraniwan lang itong libag sa katawan. Karamihan kasi sa makikita mo roon, mga simbolong may kahawig sa isang tinidor. Marami rin ang pabilog, tapos may mga animoy liwanag ng buwan ang pumapaligid sa mga ito. Upang hindi naman siya magkaroon ng palaisipan, pinaliwanag ni Hernando ang lahat ng kahulugan ng simbolo. Ayon sa kanya, ito ay binubuo ng mga paglalakbay, proteksyon, at pag-ibig. Tatlong makapangyarihang sangkap na nag-uugnay sa ama at anak. Dagdag pa niya na, dahil sa naiukit na niya ang simbolong yon, kahit lapnusin pa ng mainit na bagay ang balat nito, hinding-hindi yon mawawala. Maglalaho lamang ito sa oras na pumanaw itong si Hernando. Matapos naman niyang ilahad ang tungkol doon, hindi na rin siya nagdalawang isip na magpaalam. Bago sila magkahiwalay, inabisuhan niya itong baka yun na rin ang huli nilang pagkikita. Nang marinig naman yon ang kanyang anak, sa kahuli-hulihang pagkakataon, muli itong yumakap sa kanya. Hanggat naroon pa rin siya, ipinadama nito ang pasasalamat dahil sa siya ang naging tatay nito sa buhay niyang yon. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, emosyonal silang nagpaalam sa bawat isa. Upang masiguro ring hindi maghihirap ang mga anak niya, binigyan niya yon ng dasal na siya namang magbibigay swerte sa mga ito. Mariin niyang inilahad na hanggat hindi nila naiwawala ang usal na yon, magpapatuloy ang swerte nila sa buhay. Subalit sa oras na malulong sila sa masasamang bisyo kagaya ng sugal, kusa sila nitong lalayuan. Dahil sa kanyang sinabi, maigi naman yung tinandaan ng kanyang anak. Alam niyo, pinuno, magmula noon, hindi nakaranas ng hirap ang mga anak niya. Kahit maliit lang kasi na paghihikahos nito sa buhay, nakakaahon ito. Isa rin sa pinakamagandang regalo niyang naibigay ay ang kaligtasan nito sa anumang uri ng karamdaman. Yun nga lang, nung magkaroon ng bisyo ang matandang kapatid ng kanyang bunso, mabilis na nalugmok ang buhay nito at kalaunay namatay sa isang matinding sakit. Dahil sa pangyayaring yon, naging maingat na ang kanilang anak. Gabi-gabi rin siyang napapanaginipan ng bunso niya, kung kaya't kahit hindi sila nagkikita, patuloy ang pagkakaroon nito ng ugnayan sa buhay niya at sa kanyang mga ginagawa. Dalawang araw ang lumipas matapos ang kanilang naging usapan. Nilinisan na nga niya ang baryo. Naglagay din siya ng pagbabago sa kanyang muka upang hindi siya basta-bastang mamukaan ang kanyang mga kakilala. Sa pagdating naman niya noon sa Karatig Bayan, bumungad sa kanya ang hindi mabilang na tao na abalang-abala sa pamimili. May mga nagsasaod, nagtatalo, nagbibisyo at kung ano-ano pang gawain ng mga tao sa pang-araw-araw. Dahil sa inaasahan naman niya ang ganoong kaganapan sa lugar, minabuti naman niyang maghanap ng mga albularyong pwede niyang mapagtanungan. Maging siya man kasi, aminadong hindi na talaga niya matuntun pa ang eksaktong kinaroroonan ng Encantaderos. Ilang oras pa ang lumipas, mabuti na lang may nakilala siyang albularyo.
halos nasa edad 70 anyos na rin ito. Kaya nito nakuha ang kanyang atensyon ay dahil sa mutya ng kampanang nakabaon sa kaliwang hinlalaki nito. Dahil sa mutyang yon, hindi na siya nag-isip pa na pagdudahan ang matanda. Para kasi sa kanila, ang mutya ng kampana ang pumipili sa mga taong mabubuti. Kapag hindi dalisay ang puso ng isang antingero, kailan may hindi yun maaaring magtangan ng ganoong uri ng gamit. Bukod kasi sa hindi niya kakayanin ang lakas nito, napaka-imposible rin para sa kanya na makuha yun kahit sa araw pa ng Biyernes Santo. Sa kanila namang pag-uusap, nakilala ni Hernando ang matanda sa pangalang Liliw. Isa yon sa mga manggagamot sa lugar na siya namang tumutulong sa mga taong binabalot ng matinding karamdaman. Upang maging maayos naman ang kanilang pag-uusap, niyaya siya ng matanda sa bahay nito. Naramdaman din kasi nitong hindi siya pangkaraniwan, kaya hindi nito maipagkakaila ang pagkakaroon ng interes sa kanya. Pagdating naman nila sa barong-barong metandang Liliw, bumungad sa kanya ang mga nakapilang pasyente na kasalukuyang naghihintay. Pagsilay naman niya sa mga karamdaman nito, agad naman niyang inabisuhan ng matanda na unahin na muna ang mga taong yon. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng "Mamaya na ho sila, Manoy Hernando. Kayo na munang bibigyan ko ng oras. Nakakahiya sa inyo. Siyempre ho eh, bisita ko kayo." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang sumagot doon ng "Huwag mo kong isipin. Kagaya nila, isa lang din naman akong karaniwang tao. Sige na, unahin mo na sila. Kung kailangan mo ng tulong ko, nakahanda naman ako magabot ng kamay sa'yo. Sabihin mo lang." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi gamuti ng mga pasyenteng naghihintay. Hindi naglaon, nang hindi na rin niya maatim ang ginagawa nito, napilitan na rin siyang tumulong. Isipin niyo, isang tao pa lang noon ang nagamot ni Manoy Liliw, pero siya nakakalima na. Yung inuna din niya, yung mga taong may matitinding karamdaman upang hindi na rin yun gaanong dumanas ng hirap. Matapos naman niyang magamot ang lahat ng pasyente, umuwi ang mga ito na parabang walang nangyari sa kanila. Pagsilay naman ni Manoy Liliw sa milagrong ginawa niya, halos hindi na rin yun makapagsalita. Alam kasi nitong hindi basta-basta ang karunungang ginamit niya, kung kaya't naging palaisipan para dito kung saan niya nakuha ang ganoong abilidad. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maubos na ang tao sa bahay nito, doon na sila nagsimulang mag-usap. Sa kakatanong noon ng matanda, halos hindi na niya maisingit pa ang kanyang pakay. Interesado kasi yung malaman ng pangalan ng kanyang maestro, kaya palagi itong naghahanap ng paraan na mailalahad niya ang tungkol dito. Pero syempre, dahil sa alam ni Hernando na hindi yun maaari, walang tsansa na ilahad niya sa matanda ang pangalan ng Dibinong Anghel. Kung sasabihin niya kasi ito, nangangahulugan yun na ang taong pinili niya na sumunod sa kanyang yapak. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat hindi niya pa nakikilatis ang pag-uugali nito. Maliban dito, may tao na rin siyang naiisip na siya namang gusto niyang magiging disipulo. Makalipas pa ang ilang oras nilang pag-uusap, nang maramdaman naman ni Manoy Liliw na hindi talaga sasabihin ni Hernando sa kanya ang tungkol doon, nagdesisyon na yung makinig sa kanyang sasabihin.
Nang mapagtanto naman niya ito, lubos naman niya yung ipinagpasalamat, sabay tanong dito ukol sa mga engkantadores. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan na parabang nagulat yon sa mga bagay na narinig nito mula sa kanya. Maya-maya pa, pagbaling naman ito ng paningin, agad naman itong inilahad ang tungkol sa mga nalalaman nito ukol sa mga engkantadores. Ayon kay Manoy Liliw, bihira na niyang marinig ang tungkol sa mga ganoong uri ng tao. Sa pag-usbong kasi ng mga mangkukulam, dahan-dahan na rin nagtago ang mga nilalang na yon sa mga kabundukan. Hindi naman sila lahat masama. Ang kaso lang, karamihan sa kanila, likas na talaga ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at Diablo. Madalas din silang magsagawa ng ritual, lalo na kung may mga tao silang kinagagalitan. Madali ring kumontrol ng kaisipan ng tao ang mga engkantadores, kaya sa tuwing pumapanhik sila sa bayan, talaga namang pinagkakaguluhan sila ng mga pangkaraniwang taong naaapektuhan ng kanilang abilidad. Pagtatapat pa ng matanda na, dahil sa ganoong pangyayari, madali mong malalaman kung isang engkantadores ang taong dumayo. Dagdag pa nito na, kahit hindi yun madalas magtanga ng armas, nakakapangilabot pa rin ang mga sumpang nagmumula sa mga dila nito. Dagdag pa ng matanda na, ang mga ganoong nilalang na nagtatanga ng malalim na karunungan, masyadong mapanganib sa oras na makipag-isa yon sa Diablong kanyang sinasamba. Ultimo ang mga katulad nila, hindi nito pakikitaan ang awa sa mga sandaling magkakaroon yon ng pagkakataon. Matapos naman yung maibahagi ng matanda, bigla naman yung tumigil sa pagsasalita, sabay inom ng isang basong tubig. Sa muli nitong pagsilay sa kanya, seryoso naman yung nagwika ng, "Ang pinakamalakas na engkantadores na kilala ko, walang iba kundi si Tandang Magnifico. Ang kaso lang, nabalitaan kong napatay na siya ng mga antingero. Maliban sa kanya, wala na akong ibang kilala." Nang marinig naman ni Hernando ang sinabi nito, agad naman niyang nakumpirma na yun na nga ang nilalang na napatay nila. Walang sabi-sabi, ibinahagi naman niya rito ang tungkol sa mga pangyayaring yon, gayon din sa ginawa nitong pagdukot sa katawan ng kanyang kapatid. Matapos naman niya itong mailahad, galit naman siyang nagwika rito ng, "Hindi pa patay ang matandang yon. Ninakaw niya ang katawan ng kuya ko." Humanda siya. "Sa oras na madakip ko siya, bibit-bitin ko ang kanyang kaluluwa sa pintuan ng impyerno. Ipapalasap ko sa kanya ang lahat ng parusa na aking may isip." Nang marinig naman ang matanda ang kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding pag-aalala. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali naman yung pumasok sa kanyang silid para kunin ang isa sa mga pinakatago-tago niyang gamit. Sa pagbalik naman ito sa kanyang kinaroroonan, nasipat niya ang isang librong itim na animoy talaan ng lahat ng lahi ng mga nilalang. Ayon kay Manoy Liliw, minanapa niya yon sa kanyang mga ninuno. Pinapasa-pasa yon sa bawat henerasyon upang mailathala roon ang lahat ng nilalang na kanilang nakainkwentro sa bawat panahon. Dagdag pa nito na, naniniwala yon na may nakasulat sa libro na may kaugnayan sa mga engkantaderos. Matapos naman itong makapagsalita, doon na nila binuksan ang bawat pahina. Dahan-dahan ang naging pagbuklat nila sa mga pahina nito, gawa ng bukod sa nakalathala yon sa tuyong balat ng hayop, masyado rin yung maselan kapag nahawakan. Konting pagkakamali lang, maaaring mabura ang mga nakasulat dito,
hudyat ng pagkasayang ng mga detalyeng ilang siglo nang itinago. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang ginagawa, marami na sila roong nakitang mga kakaibang nilalang. Nakakapangilabot din ang mga anyo nito na animoy umiira lamang yon sa kailaliman ng impyerno. Ayon kay Hernando, ang mga nalalaman ng mga ordinaryong tao ukol sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ay pawang kakarampot pa lamang. Sa sobrang dami ng lahi nito, para itong mga sikretong nakaluklok sa kailaliman ng karagatan. Kahit libu-libong taon din ang dumaan, kukonting porsyento pa lamang nito ang matutuklasan ng tao. Dagdag pa niya na, kahit nga si Manoy Liliw na siyang nagmamay-ari ng libro, aminadong hindi pa nakakasilay ng mga ganoong uri ng nilalang. Iniiwasan niya rin ito dahil sa estado ng kakayahan niya, hindi malabong mamatay siya sa oras na makaharap niya ang mga ito. Kalahating oras pa ang dumaan, nakita na nga nila ang pahinang may kaugnayan sa mga encantaderos. Okay, sorry kasi hindi ko na-upload ng sunod-sunod yung kwento natin. Gawa nga ng sobrang lakas ng ulan. So hindi ako makapag-narrate. Kapag nagna-narrate ako, pumapasok yung ingay ng ulan. So ngayon medyo okay-okay na tayo. Sana hindi na rin umulan ng malakas at saka sana lahat kayo safe. Unahin nyo muna yung safety ninyo bago yung ibang bagay. Di na muna ako magbibigay ng mahabang opinion sa kwento kasi susunod kagad natin yung isa para hindi na kayo lumabas ng bahay at hindi na rin kayo mabasa ng ulan, kaya hindi kayo magkakaroon ng sakit. Kaya yun lang, pahintay na lang ako sa episode 4. Salamat.